Nakalot ng tensyon ang bahagi ng Commonwealth Avenue kanina kung saan arestado ang dalawang lalaking nalaksak sa kanilang kasama sa loob ng kotse. Ang isa sa mga suspect may utang umanong 2 milyong piso sa isa sa mga biktima. Nakatutok si Emil Sumangin. Viral ngayon sa social media ang video na ito, nakuha alas 11:30 ng tanghali kanina sa kahaba ng Commonwealth Avenue, Barangay North Fairview, Quezon City. Tensyonado ang mga tagpo sa pagitan ng isang lalaking may hawak na kutsilyo na makikitang kinakausap ng QCPD SWAT na pawang armado naman ng mga automatic rifle. Maya-maya, aalingaw-ngaw ang putok ng baril na hindi malinaw sa video kung saan ang galing. Pero hindi natinag ang lalaki kahit pa sinisigawan na siya ng iba pang mga pulis para bitawan niya ang kutsilyong hawak niya. Tumigil ang daloy ng trapiko sa magkabilang panig ng kalsada. Nang pumesto ang lalaki sa kabilang gilid ng kalsada, dito na siya na corner ng mga pulis. Hinataw nila ng yantok ang kutsilyo kaya ito tumalsik. Dito na naaresto ang lalaki. Ayon sa paunang ulat na ipinadala sa GMA News ni Police Lieutenant Colonel Melchor Rosales, Commander ng QCPD Fairview Police Station 5, sangkot ang lalaki at ang isa niyang kasamahan sa paranaksak. Kinilala silang sina Abraham Valencia Tan, 37 anyos, at Rogelio Marco Farcon, 41 anyos. Pinagsasaksak umano ng dalawa, ang dalawa pa nilang kasama sa loob ng isang kotse. Kinilala ang mga biktimang sina Raymond Dacanay Matabang, 38 anyos, isang negosyante, at Vixson Yanga Villaroman, 20 anyos. May utang daw na 2 milyong piso ang isa sa mga suspect na si Tan sa biktimang si Matabang. Nagkita raw sila kanina para bayaran ng suspect ang biktima pero bago pa man umano makarating sa bangko, naganap na ang paranaksak. Narecover ang 2 kutsilyong ginamit sa krimen. Ligtas na ang 2 biktima. Wala pang pahayag ang mga suspect na sumailalim daw sa medical procedure. Yung 2 suspect po, pinamedical po. Tapos yung 2 namang victim na sa hospital po, baka pumasok po sa frustrated na murder po ito.